Tinapay mula sa langit. A Daily Morning Devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sister Ellen ng CRC Batangas, Daughter Church. Samahan niyo po kami sa pang-araw-araw na devosyon sa Salita ng Diyos. Ang Salita ng Diyos ay atin pong pagbubulayan ngayong araw na ito ay matatagpuan po natin sa Genesis 32 verses 1 to 5. At ito po ay pinamagatang Jacob went on his way. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Amang Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Na minsan po, Diyos, kami ay iyo pong pinagtipon-tipon muli upang kami ay mag-aral ng iyong salita. Nawa nga po ang iyong salita ay mahayag nang nandoon ang katalinuhan na nanggagaling sa iyo. Maraming salamat for using me as your vessel to propagate your word. At patuloy po na ito ay maging pagkain ng aming pong mga kaluluwa. Maraming salamat po. Ito po ang aming samo at dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Basahin po natin ang Genesis 32 verses 1 to 5. Nagpatuloy si Jacob sa paglalakbay at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Kaya't sinabi niya, ito ang hukbo ng Diyos. Kaya tinawag niyang Mahanaim, ang lugar na iyon. Nagpadala siya ng mga sugo sa kapatid niyang si Esau sa lupain ng Seir, sa lupain ng Edom. Ganito ang kanyang ipinasabi, ako si Jacob na abang lingkod niyo. Matagal akong nanirahan sa tiyo Laban at ngayon lamang ako uuwi. Marami akong mga baka, asno, tupa, kambing, at mga alipin. Pinauna ko ang aking mga sugo upang ipakausap sa iyo na magkasundo na tayo. Matatandaan po natin that Jacob fled his home upang makatakas siya sa paghihiganti ng kanyang kapatid na si Esau. Balikan natin ang Genesis 27 verse 41. Numuhi si Esau kay Jacob sapagkat ito ang binasbasan ng kanyang ama. Kaya't ganito ang namuo sa kanyang isipan. Pagkamatay ng aking ama, papatayin ko si Jacob. Kaya si Jacob ay nagpunta kay Laban na kanyang tiyuhin. Doon siya tumira at doon na rin siya nagkaroon ng trabaho. Naging asawa niya ang dalawang anak ni Laban at sa pagdaan ng panahon, ang pakikitungo ni Laban kay Jacob. Kaya umalis siyang kasama ang dalawang anak ni Laban at mga apo. Laban routinely cheated Jacob kaya nagpasya siya na umalis. Nagkaroon ng covenant of separation at pakikipagkasundo si Jacob kay Laban. Kaya si Jacob ay malayang nakakross over into Canaan. God has commanded Jacob to make his move with a promise that he would be with Jacob. Sa Genesis 32 verse 1, sinalubong ng mga anghel si Jacob. Kaya sinabi niya, ito ang hukbo ng Diyos. This is a wonderful revelation of God's presence and came after Jacob. Sinalubong siya ng mga anghel at sinabi niya na ito ang hukbo ng Diyos. Ang mga anghel ay higher beings ordained by God para mag-minister sa mga servants of God na tanging Diyos lamang ang makakapag-utos sa kanila. Basahin po natin ang Hebrew 1 verse 14. Ano ang mga anghel? Sila'y mga espiritong naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga maliligtas. The Lord favored Jacob with the sight of angels. Jacob sent messengers before him to Esau, his brother. Nais niyang makipagkasundo kay Esau na kanyang kapatid who 20 years before swore to kill him. Jacob humbled himself and began his message with, your servant. Nais ni Jacob na malaman ni Esau na siya ngayon ay man of wealth and he did not come to take anything from Esau. Nais ipakit ni Jacob na wala siyang ibang intensyon sa kanyang kapatid kundi ang makipagkasundo. Ganun man ang nangyari sa magkapatid. Makikita nating nagkaroon ng mga misunderstandings. But God made a way to restore the broken relationship bunsod ng kasakiman at pagkaingit. Sa ating panahon ngayon, marami na ang Esau at Jacob na kung saan ang mga tunay na magkakapatid ay nagkakahiwa-hiwalay dahil sa kasakiman at inggit. Dahil sa solsol ng mga taong nakapaligid, patunay sa buhay ng dalawang magkapatid, anumang broken relationships between family, friends, and relatives ay pwedeng mabuo muli, not
thinking of what had happened before. Taglay ni Jacob ang presensya ng Diyos at ginamit siya to restore the broken relationships. Jacob represents believers of Christ na taglay ang presensya ng Diyos para sa restoration ng mga broken relationships. Dala-dala ni Jacob sa kanyang maling pagbabalik sa Kanaan ang mga blessings that God gave to him. In reality, totoong maraming family ang nagkakabahabahagi, hindi nagkakasundo, dala ng iba't ibang uri ng makamundong pagnanasa. Patuloy lang tayong manalangin, magtiwala sa Diyos kung tayo man ay nakakaranas ng ganitong mga sitwasyon. Let God be in control of all the situation. Trust Him. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito sa pagbubulay-bulay ng iyong salita. Nawa po patuloy na maging pagkain ito ng aming mga espiritu upang makapamuhay kami ng naayon sa iyong kalooban. Sa darating pong eleksyon, dalangin po namin ang peaceful election sa buong Pilipinas. Pagkulog mo po sa lahat ng boboto ang wisdom to choose. Ito po ang aming samo at dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa patuloy na pakikiisa sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po nating i-like and share ang programang ito. Magkita-kita po tayo muli bukas sa ganitong oras. Salamat po. To God be all the glory.